naman ng panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, bubulan, aaraw. Hindi alam na ano na ito is pwedeng maging pagkain. One or two decades, merong outbreak sa baboy ang mga campaign lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. So, kailangan natin pag-uusap ang pumukul ang mga noodles ng pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw, ako po si Amy Buiko at ito po ang Mag-agree na tayo. Kasama ko ngayon si Doc Sosie De Leon at Chairman Soka Sendo Rosendo po ng SINAG o Samahan ng Industriya at Agrikultura. Kasendo, Doc Sosie, kamusta po? Magandang araw sa inyo mga kasamahan sa Agri, Amy, Sendo. Napakaganda ng mga naunang topic noong isang araw nag-uwan kami sa ating speaker, no? Tungkol sa kambing. Maganda palang mag-alaga niyan. Dok, tumatak sa akin yung hardware disease eh. Bago sa pandinig ko yun eh. Ganun ay, sila. Ay, wala pala si Kasendo nun, Dok. Oo, kasi ganun sila. Amy, kahit ano kakainin. Kakainin. Meron nga rito, nag-transaction eh. Binili naman yung baka naman, ano? Pero hindi mo na binayaran, inintay mo na 2 linggo dahil baka may nakain plastic, nakain baka. Ganun pala yun. At least after 2 weeks, tsaka sila nagbayaran. Paano yun, Doc? Nung after 2 weeks ba na yun, hindi na pinakain yung baka bago kinuha? Ay, paano yun? De, normally, siyempre, obserbahan mo dahil live animal. Okay, oo. So, binigyan ng lead time na 2 weeks, na healthy naman, kaya nagkaroon sila ng transaksyon. Kasi very common yan, lalo kung ang mga ruminants o yung small ruminants, yan yung mga kambing. Ang large naman, yan yung mga baka, buffalo, yan. So, very common sa kanila, ngata sila ng ngata eh. At alam mo ba, Amy, Sendo, hindi, alam ko ah, hindi pwedeng pagsamahin yung baka, at saka kabayo yata, parang ganon. Parang itanong natin sa speaker. Oo, kasi kung kumain yata yung kabayo, paputol. Alam ba, may damo, puputulin niya. Pero alam ko, ang mga ruminants, iniikot nila yung damo at saka nilahilain at saka nguyain. Siguro, tanong natin mabuti yan doon sa ating resource person. Kung nga, I'm not sure kasi college days pa eh. Nakalimutan ko na rin yan eh. Anong year ba yun? Huwag na natin pag-usapan, Doc. Yeah, yung baka, yung kambing, hindi ko alam. Pero sinasama ko kasi yung baka tsaka kabayo dun sa farm eh. Pero naka-open sila, no? Ibig sabihin eh, nasa rancho, ganun. Hindi yung nakakulong. Pero ano naman, hindi ko lang alam yung kinakain ng etong baka kinakain din ng horse, no? Opo. Oo, hindi ko lang alam pero nagsasama naman sila. Akala ko naman po kaya bawal eh, baka kasi magkasipaan. Alam mo naman, malakas manipa ang kabayo. siguro itanong natin 'yan, ano? Tanong natin sa ating resource person. Naalala ko tuloy nung yung sinasabi mong kabayo. Hindi ka pala ba sa pwedeng pupunta sa tagiliran? Sorry, sa likod. Sa likod. Ang approach sa kabayo. Dapat sa side. Hindi ko lang malaman kung left or right. Mm-hmm. So, maaaring tanong natin dito, dahil linya na yung ating resource person, yan tungkol sa small ruminants na kambing ang mas eksperto siya dyan. Opo. Kasendo, ano bang mga update natin sa agrikultura ngayon? Ngayon? May administrative order din na ba sa DA na yung presyo dapat nasa 260 lang yung baboy, yung liempo nasa 280 sa Metro Manila. Kaya sa tingin ko
Kaya sa tingin ko sa Metro Manila mauubusan ng baboy dahil wala magde-deliver ng Metro Manila. Kasi for the info no, sa farm gate pa lang eh medyo mataas ang presyo. Although matumal nga ang mga palengke, ang mga meat shop dahil hindi na ma-afford yung ganong kataas. Pero kung nagkaroon ng order ang ating DA, ewan ko kung may magtitinda pa ng karne ng baboy. Oh. Yun ang magiging problema, no? Kasi ano naman, ang baboy natin galing sa Bisaya, Mindanao. At pagdating dito, maraming cost na nangyayari. So talagang mataas. Kaya mahirap talaga. Hindi biro. Yes, yes. Kasi yun yan na kinukuha ko, nabalitaan ko, from Bisaya sa Mindanao, ipararating dito. Siyempre may farm gate price sila. Pero may mga overhead dyan eh. Either by land or by sea. And then, hindi lang yun, dahil may buhay yan. May posibilidad na magkaroon sila ng 3%, 5%, 7% mortality. Mortality. Eh, dapat i-add on yan dahil may risko sila, yung seller, na may mangyari sa kanilang produce. So, pinapatong din yan. Pinapatong. Tsaka yung transport naman noong sasalo dito sa Luzon, bago dating sa slaughterhouse, may mga, kung din yan, nag-reseco, yung shrinkage niya, maraming dapat pagdaanan yan. At ano ba ang tamang presyo talaga? Yun ang katanungan. Parang napaisip ako dun, Dokso, dun sa sinabi mo. Kasi ang laki ng mga patong din yan eh, di ba? Galing dun sa farm, i-deliver nila dito sa market, sa Metro Manila. Tapos 260. Di ba lugi ang ating mga ano hog raiser dito? Di ba? I think malulugi niyan yung nagkakatay. Doon sa nagkakatay, oo. Hindi nila kaya yung presyo yun. Dahil yung galing sa Bisaya, Mindanao, malaking reseco eh. Malaking reseco. And sa tingin namin, yung kunyari 260 pesos, medyo hirap yun. Hirap talaga. Oo. Kaya ang tingin namin, baka maubusan ang Metro Manila ng baboy. Kasi dadalhin nila sa probinsya. Kasi yung probinsya, wala na rin baboy. Eh, no? Yung kagaya ng Pangasinan, La Union. Oo. Tumatawag sa atin yung mga provincial vet kung kamusta na yung situation. Pati yung mga mayor tumatawag kasi nakikita nila na wala nang baboy dito sa Luzon area, no? Northern Luzon area. Kaya nagtatanong talaga sila. Ito nga. Idadagdag ko lang yan, Amy, at saka Sendo, no? Dapat yan, magkaroon ng link talaga yung farmer ng Bisaya sa Mindanao dito sa farmer ng Luzon. Kung may iwasan natin yung in-between na middleman, malaki, makakaltas doon, mga alam ko, nagpapatong yan ng mga 10 to 20 pesos per kilo. Oh. Mababawas yun. Yun ang dapat mawala. No? Although ang problema, hindi naman linya ng farmer na Luzon na makipagdirekta doon. Pero siguro dapat magkaroon ng link yan. Pero sa tingin ko, Doc Sosi, tsaka Emmy, kailangan talaga yung linkage. No? Doon dapat pumasok ang DA. Doon dapat pumasok ang DA. Kasi kung ngayon, sabi ng DA, tumutulong sila. Pero yung mga nagbibigay is yung mga racer pa rin eh. Wala naman yung papeles, no? To transport, to ano, tumutulong yung DA. Pero yung mismong shipment, wala nang subsidize ang DA eh. Siguro yun ang pwedeng ipasok ng DA sa mga backyard farm farming doon, yung mga backyard raiser na tulungan sila i-dalin dito sa Luzon. Yun talaga kung gustong tumulong yung DA. Pero ang ginagawa ng DA is tulong lang sa papeles na in which hindi mababa yung presyo. Yun ang sinasabi natin. Amy,
Parang sumasakit ang ulo ko pag tungkol dyan sa baboy dahil alam mo, naawa ako sa mga farmer eh. Totoo na, po. Sobra-sobra talaga ang pagkakabaon sa utang yan. Kasi maraming farm input yan, kuryente, wag na yung labor ha, wag na yung labor. Mm-hmm. Yung pigs, ang bigat ng pigs yan. Oh, mahal po ang pagkain ng baboy, Doc. Okay. Yes, kinakala, meron kang apat na bag na 50 kilos, that's 200 or 250 mm-hmm. kilos, para ma-produce mo yung market hogs. Eh, nagkaubusan niya, naibaon nila, kaya, nako, pwede ba, kumambi muna tayo sa ibang alternatibo na source of protein natin? Iba naman ang pag-usapan namin. Di ba nakakalungkot nga kasi, ayan, paparating ang Pasko. Sana yung mga Pilipino na merong lechong baboy. Pero, ito nga, alternative itong pag-uusapan natin. Paano naman kung lechong kambing kaya? Pwede, pwede. Pero, mabalik ako, no? Mabalik ako. Ang samahan ng mga magbababoy, no? Meron tayong kakainin pa rin lechon kung kinakailangan. Ina-assure ng farmer yan, gagawa ng paraan, sana makamatulungan ng gobyerno na yung transport ng mga, yung kung saan marami, mailipat doon sa kukunti. Opo, maayos na pag-transport. Yes. Yung shipping, dito nga ngayon puro di ba, puro online na yung mga shipping fee, merong free delivery. Sana naman pati sa baboy meron, Dok, sa kakasendo. Ngayon, usong-uso ang 10-10 at 11-11 free shipping, di ba, sa mga online. Paano naman kaya sa mga baboy, di ba, mga pagkain natin, sana merong ganon. Malaking tulong po yan. Ano ba, anong courier ba pwede dyan? Victory Liner. Alam mo, Amy, minsan namamalengke ako, no? Opo. Actually, tagabuhat ako ng basket ng aking may bahay. Oo. Pero napansin ko, yung baboy, ngayon sa ngayon, matumal. Pero may nakikita akong kambing yata, pag-uusapan uli natin ngayon, di ba? Yes po. Yung kambing, isasabit ng nakasabit ng 5:30 ng umaga sa mga palengke sa wet market. Pagdating ng 7, bago kami umuwi, pagkatapos namin mamili, wala na, ubus na. Wala, ubus na! Pero mahal ha. Mahal, pero ang bilis maubos, lalo pagdating ng Sabado at Linggo. Ganyan, nakita natin yung demand ng kambing. Kaya po, ito para po sa inyo, aming mga manonood. At meron tayong part 2. Mamaya po ulit, makakasama natin si Doc George, ang ating eksperto sa pagkakambing. Yan po sa aming pagbabalik. Dito yan sa Mag-Agree na Tayo. Nagbabalik po ang Mag-Agree na Tayo. Tulad po na napag-usapan namin kanina, ito po ay part 2 ng ating usapan tungkol sa pagkakambing. Ayan, Dok! Kasendo, wala ka nung nakaraan. Isang pribilehiyo para sa akin ito na introduce ang ating guest para sa araw na ito. Siya po ay retired dean. For 9 years po siya naging dean sa Pampanga State University at consultant din po siya sa ruminant farming. Isa po siyang eksperto sa pag-aalaga ng kambing at nakasama natin siya kahapon. Yan! Dr. George Villamil. Doc! Magandang hapon po sa lahat. I'm glad to be invited to share my knowledge about small ruminant production or small ruminant raising. Bin, kahapon tawag ko sa iyo ay Doc. Matagal ka palang nag-din. Di na lang itatawag ko sa iyo. Anyway, Bin. Pwede na din po. Pwede na din. Pwede na din. Okay. Agree na tayo. Tanong ko lang, simulan natin ang panat. Kinuulang tayo ng panahon kahapon eh. Kaya sisimulan ko na. Mahirap pa mag-alaga ilang buwan bago ma-breed ang ating mga kambing. Paano ba yan? Tsaka paano ang breeding? Ilang magiging anak? Okay. Bago ko po yan, i-share ko po muna yung mga mahalagang technical information related sa breeding. Yes po. Regarding sa kidding, yung panganak, yung pagbibreed. Okay. Ang kambing ay ang age of puberty niya, that is
yung edad na pwede na siyang kastahan ng mabuntis ay 6 months. Especially ito ay especially sa mga native goats, pagdating palapit pa lang ang 6 months nila ay medyo kumbaga to use a street word, maaga na silang lumalandi. Sa paglandi, ang bago dumating yon nag-undergo sila ng estrus cycle nila, which is 21 days. So, bawat 21, sa tuwing ika-21 araw, naglalandi sila. At ang duration of estrus, so yung pagtagal ng paglalandi nila, ay 12 to 36 hours. Malaking issue yung kung kailan ba dapat pakastahan o AI, artificial insemination, yung naglalanding doe or kambing. Well, from my experience, the best time para i-AI sila or pakastahan ay during the middle ng estrus nila. Okay? Yun po, mas mataas ang resulta na magbubuntis sila. So, middle of their pegging of their heat, which is 12 to 36 hours. Din, putulin lang kita ha, putulin kita din. Eh, physically, farmer lang ako. Paano ko malalaman? May physical features ba? May physical signs na yung sinasabi mo? Sa baboy, makikita namin yan eh. Sa kambing ba, paano? Okay, I was about to go to that aspect po. Okay. Ang isang pinaka-prominenting symptoms ng paglalandi ng baka, ay sorry, ng kambing, simula ay yung madalas yung maingay siya, it keeps on bleating, moving about, okay, sumasampa sa ibang mga kambing, at naghahanap siya ng ang madalas na mangyari kung present yung barako, eh yun ang halos madali niyang lapitan. Pero kung wala pang barako, dahil nga kailangan mabreach siya at the middle of the estrus, sampa ng sampa to, maingay, okay, ihi ng ihi, okay, makikita mo yung tinatawag nila Clemens reaction, yung bang upper lip nila bumabaliktad, mga ganon. So ayun, ngayon kung makakita rin ng mga kagaya niyang kambing na umiihi, lalapitan niya, amuyin, at kumisan parang kagaya ng barakong kambing, eh yung bang hihigup siya o yung didilaan niya yung ihi. Okay? And as the doe does that, lalong na-intensify yung hit. At kaya kapag lumapit na yung barako o kaya yung kagaya niyang baka, sinampahan siya, may nangyayari tinatawag nating standing hit. Pag sinampahan, hindi siya tatakbo. So that provides an opportunity sa barakong kambing na ma-breach siya. So yun po ang normally na mga senyales ng paglalandi. Now, meron din tayong makakapag-induce din po tayo ng paglalandi, which is now a common practice sa kambing, sa tupa, sa baka, at sa kabayo. Yung pag-inject po ng hormone, yung po synthetic hormone na pampalandi, at yun po ay tinuturo sa doe. But sa native goats po, very rare na ginagamit po sila ng pampalandi. Because by nature, madali pong maglandi yung native goats, native doves. Pag nagbuntis po siya, tumatagal po yun ng 150 days. Okay? 150 days po. At meron po tayong tinatawag na kidding rate or kidding frequency. Kidding, ito po yung term, technical term sa panganak. Okay? Sa kambing po, 3 kidding in 2 years. Sa 2 taon, 3 beses po siyang mag-anak. However, para ma-attain po niya yung kidding rate na yon, the goat raiser must be very efficient sa tinatawag nating breeding management ng kanyang mga kambing. Okay? Now, meron din po tayong tinatawag na conception rate. However, this depends on the number of pregnant does served by the big
or na AI. Okay po. Meron din po ako tayo tinatawag na kidding interval sa dairy type ng dough. Magkaiba po yung kidding interval, minsan yung interval ng panganganak. Ang meat goat, meat dough, at saka yung dairy dough. Sa meat dough po, 120 days. Ano po ba yung kidding interval na yon? Ito po yung interval or distansya mula sa huli niyang panganganak hanggang sa susunod na manganganak siya. Okay? Bakit po 120 days ang kidding interval? Because yung pong dough, meron po tayong tinatawag na voluntary rest na 65 days. Okay po, na dapat yung po ay ma-implement, magtupad na maigi. Kasi po kung halimbawa, may instances na ang dough, kahit na 3 weeks pa lang pagkapanganak, basta lumabas ng maayos yung kanyang fetal membrane o yung placenta, paglalandi yan. However, yung uterus, hindi pa po malinis sa loob. Kailan ilabas niya lahat yung fluids na natira doon nung nakapanganak siya. Hindi rin siya magbubuntis. At kung magbuntis man po, it's not a healthy pregnancy. May instances na magbuntis nga siya, but then after 2 months, mag-abort. So we don't want that. Kaya bibigyan po natin sila ng voluntary rest period. Bakit po ang calving interval sa dairy type dough ay 390 days? Ang dairy goat po, ginagatasin for 10 months. Okay. Kapanganak, hindi po muna ibibreed yan. Okay? Kasi po kung pagbuntis siya, mga 3 months, pagkapanganak niya, ipapaning gatas niya. Okay? A good dairy dough usually produce up to twice a day milking po ng mga specialist po sa saanin at saka sa toggen birds. Nagpo-produce po sila ng mga from 600 to 700 liters for 10 months lactation period. Okay? So kaya lang po pinabibreed yung dairy goat. Usually po, okay, 150 days po yung panganganak niya. Di ho ba? So dapat sa 10 months, 10 months, 300 days po, no? So dapat po sa kalagitnaan mo. Okay? Kasi po yung last 2 months ng kambing, meron po, dapat mag-undergo po yung tinatawag nating dry period. Okay. Bakit po natin tinawag na dry period? Kumbaga po, ito yung maternity rest ng kambing. Ano po? Kailangan po may prepare na kasi pag tuloy-tuloy pong ginatasan siya, mangyayari po, maapektuhan yung fetus o yung anak niya sa loob. So, kailangan po siya may 60 days na maternity leave. To give it time to recover. At yung dry period pong yun, kailangan ng dairy goat or dairy dough as well as dairy goat, dairy cow, para po i-rest po yung kanyang mammary gland. Pero nyo, dalawang beses sa maghapon na mini-milk out, kung hand-milking, dalawang beses na nalalamas yung kanyang suso, which could be painful kung minsan. Okay? Maaaring nagkaroon din siya ng mastitis na kaya kailangan ipahinga yung daddy niya. Okay? And secondly po, pagka ang dairy dough, tuloy-tuloy na pinapakain po na tinatawag nating TMR, total mixed ration po. Okay? Na usually po, yan ay merong 2.2 pounds po ng concentrate grains. Kaya yung pong pagka sobra lang concentrate grains ang kain ng isang dairy animal, maski po yung meat goat o yung beef cattle, magkakaroon po silang tinatawag nating rumen ulcer. Kaya yung sa po yun sa reason, kaya po kailangan silang magkaroon ng dry period. Rest for the mammary gland, rest for the rumen ulcers para gumaling. And thirdly po,
since nandiri ko twice a day, back and forth po ang travel niya sa milking parlor. Unless, minimilk siya sa barn. But, modern management system po ngayon, eh dapat merong milking parlor, designated milking parlor ang mga dairy cows kagaya sa baka. Okay? Because on the issue po ng maintaining good milk quality. Right? Now, ang nasabi ko na po kanina, ang length ng lactation ng dairy daw, 10 months. Okay? Ang voluntary rest period ng daw is 65 days from giving birth of 60 days. Life expectancy nila 8 to 15 years. However, may sa mga mid goat po, usually they don't reach that. Kasi pag kinal na sila, tapos uwi na sila, papaitan na. Tama, tama. Okay, di ba? But with dairy goats, it's possible po. May mga nakita po din, on dairy goats. Yes, yeah, po. Din, ibig sabihin, pero sa mid type, ang karamihang kinakarne ay for our consumption is lalaki, tama po ba? O pati yung babae, kinakarne rin? Pampo, mga lalaki, kasi yun nga po, yung quality ng kanilang karne, at saka, pampo, kaya yung mga lalaki ginagawang slaughter po, mas mabibigyan ng timbang po. Okay? But you're correct. Na usually po sa goat meat market, they would prepare mga 6 months old to 8 to 10, but never more than a year po, kasi yung mas tumitindi na yung angus sa kanila at saka yung weight nila ay hindi pa ganun profitable, ika nga po. So ayun po. Yung kambing ba, up to how many percent of feeds pwede natin bigyan? Ibig sabihin, di ba, mostly grass ang kinakain. Right, pa. How many percent of feeds pwede natin bigyan? Ideally, in the based on total ration po nila na magkahalo yung forage plus concentrate grains, dapat po ang feeds o yung concentrate grains must not exceed 20% ng total diet po. However, ang concentrate grains could enhance effectively and fastly yung production po ng milk. Kaya po yung mga dairy farms o dairy farmers sa ibang bansa, ginagawa po, and even in Batangas, may alam po ako ng mga ilan na dairy farms, pag gusto nilang padamihin yung gatas nila, they bring or they give concentrate grains sa kanilang mga baka as high as 40% po. Yung iba nga po eh, pag nakita nila na biglang taas yung production ng milk, kasi may mga milk meter po sa mga dairy farms eh. Maganda pala mas naman. Ang negative part naman po noon, the downside po noon, is it will lead to rumen acidosis. Paano po yung rumen acidosis? Kaya tinawag po nan, magiging hyperacidotic yun po yung rumen. May minimaintain po na pH yung rumen para po hindi maapektuhan yung mga beneficial bacteria na siyang tumutulong para ma-digest yung forage, yung roughage na kinain nila, to convert them into nutrients. Pag ito po ay tumaas below 5 pH, yun po ay magpapatayin po niya yung mga plant. And the other thing, pag acidotic po, mataas ang acidity ng rumen fluid, it will lead to thiamine deficiency. Thiamine is a component po ng B complex, which is used for the eyes as well as for the liver. Kaya po pag may rumen acidosis po sila, bumaba yung thiamine nila. At pag kaya po bumaba yung thiamine po nila, yung thiaminase enzyme, it will lead to liver cirrhosis or liver abscess. Sa mata, maapektuhan po, it will lead to
unilateral o isang matang magbubulag or poor eyesight. At ang poor eyesight po ay hindi maganda para sa isang animal. Baka po siya mag-cause ng injury o ma-injure siya. So yun po, it should not go more than that percentage. Kaya po ang in-advocate sa mga ruminant farmers ay mag-engage na po sila sa total mixed ration. Yung pong nakahalo na. However, kailangan mo ng feed mixer. Ang isa pong may isa po akong binibisit ang farm sa Batangas dati. Eh sabi, Dok, ang mahal naman ng yung Murlang feeder mixer. Ika ko eh, basta ba lang ma-regulate mo yung pag-rotate ng cement mixer kung pwede mo. Sinubukan po namin. Kinuha namin yung RPM po ba yung tawag doon sa pag-ikot niya? Yes, yes. RPM po, RPM. Okay. Tapos, yung pong isang mekaniko na fabricator sa Batangas, Husay, convert po niya. So that can be used. Hindi naman kasi nung kamahal ang cement mixer. Okay? So isa po yun sa pwede nyong baga, especially sa kambing, pwede po nyong gamitin yun. Although, mas kung malaki na yung herd mo, commercial level ka na, better buy a mini feeder mixer. Yung Kirby, mga ganun po. May available po sa mga market. I won't advise you to purchase po yung mga made in China feeder mixer in less than a year or one year. Hindi na po accurate yung kanilang pag-function. Or you can fabricate. Ang dami pong mahusay na fabricator sa Bulacan. Gumagawa po sila ng feeder mixer. Din, may tatanong lang ako, no, ha? Sa manok, mayroon dressing plant. Sa baboy, may slaughterhouse. Mayroon ba tayong single A, double A na slaughterhouse, particularly for small animal ruminants, yung katulad ng mga kambing? Okay. Unfortunately po, I cannot tell you na mayroon mga kung may nakita na ako ng triple A, double A na slaughterhouse. Sama-sama po sila. Kagaya po pag kumukolekta po ako ng samples para po sa aking ginagawang research sa mga estudyante ko po. Pagpunta ko po sa Angeles Slaughterhouse, Ambatuan. Basta sa San Fernando, Pampanga, Ambatuan. Wala po. Sama-sama po sila lahat doon eh. Usually po, ang nangyayari po na slaughter point ng mga small ruminants pati sheep ay yung pong mga nagtitinda sa roadside kasi ho kung po yan eh susunugin mo nila yung blowtorch tapos kakayasin tapos babalatan eh yun po hindi mo magagawa sa kan eh sa slaughterhouse po hindi magagawa sa slaughterhouse yes hindi po eh yun pong pag eviscerate yung pag-alis ng kan. Yes. Eh, kaso po po, hindi rin practical. There needs to be a specialized slaughterhouse for small ruminants talaga po. Iba pala yun. Oo. Dito po sa Angeles, meron na mga meat, tsaka sheep meat, goat and sheep meat dealer. Sila po, may sarili silang katayan. Kaso, wala yung mga makinarya, puro mano-mano. Blowtorch sila po. Tao po talaga ang nag-ano. Oo. At saka para sa akin, mas efficient din yung gano'n eh. Kasi parang sa manok, walang parting nasasayang eh. Hindi ba? Sa dalawang animals ang wala kang itatapon eh. Manok at kambing. Of course, yung tahi niyan eh, pwede mong gawing fertilizer. Yes. Eh yung laman ng stomach niya, yung damo. Hindi ba mga Ilocano eh, kakatasan nila talagang gano'n yung kambing, papait. Yung tira, saka nagaganong. Opo, dahil lang father ko po is Ilocano. Mm-hmm. Eh, napaitan? Talaga po. Yan, kasi hanggang puro papaita pinag-uusapan namin dito kahapon pa. Opo. Hindi ho sa Kapampangan, hindi gaya sa Kapampangan, yung pampait nila is
Yung iba ng kalamansi. Opo, kalamansi po ang nilalagay. Buong kalamansi. Din, bago tayo mapunta dyan sa mga maglalaway lang ako. Balik muna tayo doon sa lalaki naman. Pak ang tawag, di ba? Yung sikat niya, ang tawag dyan, Starbuck. Di ba? Starbuck. Oo. Okay, ngayon, my question is, how open pwedeng gamitin yung back, yung barako, para mag-bridge siya? At anong ratio ng barako at saka ng dough? Okay. Kanina po na-mention ko, although nire-recommend sa mga textbooks, is 1 back to 25 doughs. Okay? But from what I've seen po, kasi po meron po kang binibisitang goat farm sa Tarlac. Pan po eh, natitrain po namin yung back na kolekta na si Milia. Sa po yan, dadaling ko sa RADDL, Regional Animal Disease Diagnostic Club, for sperm analysis. Okay. Okay? At kapag ka po sobrang dami ng kinakasta ng isang barako, regardless na ito ay boer or anumang lahi na malaki, imported, maapektuhan po yung semen quality niya. Tinitingnan niya, tinuturuan ko rin po yung may-ari na kung tingnan niya yung kidding rate, conception rate, pregnancy rate. Importante pong makuha yun eh, para makita mo kung viable yung baka, ay yung back. Kapag po mababa na resulta every after breeding season, at saka pagkatapos ng nakuha mo hindi maganda yung resulta ng sperm count niya, sperm analysis, you need to give it a rest. Minimum 1 month po. So you have to rest. 1 month na nagpapahinga? Opo. Especially po kung halimbawa 50 ang kanya. Pero kung 25 lamang po, you can give it a rest mga 2 weeks, 3 weeks. And give it good nutrition. So ibig sabihin, ibig sabihin pala, hindi siya pwedeng twice a week. Yung average po ba? Yung average na services na kaya ibigay ng back? Ano ang how many times? Okay. Para po yan ay masagot scientifically and more accurately. Meron po tayong tinatawag na 24-day heat detection trial. Okay? Ikaw po yan. Parang spreadsheet, andito yung lahat ng number ng mga AirTag number ng mga dough. Okay? Tapos po, nandun po rin naka-plot yung days of the month. Okay? Nandun po lahat. So, usually po, this yung pagkuha po noon is within kaya tinawag na 24-day heat trial. Kasi ang heat po ng dough, although sinabi ko po kanina 21 days, kaya po ginawang 24. There are instances na ang dough maglalandi ang 24 days. Lahat po ng naglandi, say for the month of November, ipinaplot mo. Dough number 5, naglandi ng November 6, etc. Hanggang makumpleto mo. So, i-compute mo po doon yung heat detection trial mo. Okay? And then, doon sa heat detection trial mo, you will be guided on the frequency ng breeding po ng back. Okay? So, yun po. Na pwede pong, halimbawa, sa isang linggo ngayon, 3, okay lang yung number na yun. Pero pag umabot na po 5 everyday, well, that could affect yung pong viability ng sperm niya. Yung pong 24-day heat detection trial, isa po yun sa mga i-discuss namin pag tetrain po kami, pag nagkukandak po ng seminar sa mga talagang serious na goat raisers. It needs, pwede pong kuhan, may pasa ko sa inyo yung form na yun and how you accomplish that form and how you analyze po yung mga inputs ko. Yeah, tapos na tayo sa breeding, tapos na tayo dun sa preparation. Yan, meron na tayong ano, mga anak na to. Usually, Doc George, ilan ba ang inaanak na itong mga alaga nating kambing sa isang anakan? Maabot ba tayo ng 5? 6? Yung 2 pa, lugi ka ba doon? Ano ba? Okay. For a start, you know, yung tinatawag natin premier, so yung first time ng mga anak, usually isa eh. Okay? Isa. Right. And that is the reason kaya sinabi ko kanina that dapat sa mga native goats, okay, hindi sila dapat biglain sa malalaking back.
Because baka yung muna niyang panganganak, yun ang maging huli niyang panganganak kasi warat na siya. Dahil malaki yung anak. But normally, based from what I've seen, experience sa kanila, may mga dito sa kwan, sa Pampanga State Agricultural University, meron kaming napakagandang Anglo-Nubian dog. Okay? Nakapanganak siya ng kwan, walo. Dalawang beses nag-twinning, tapos yung first time niya, malaki kasi yung kwan niya eh. Nakapanganak siya ng kwan, ng walo. But eventually, yung huli niyang panganak, dahil matanda na siya, I think mga umabot siya ng mga 7 yata o 6 years old. Okay? Kailangan siyang kwan, necessary. So, they can produce as many as that. At kapag isa lang pinanganak niya, at laging ganun ang trend ng ibang mga kambing mo, well, you need to... You need to call them. Tama po ba? Call them. I-analyze mo kung bakit kung ganito ang performance nito next season na naman. Ano mangyayari sa negosyo ko? So you can call. Kung misa pa lang nakapanganak, tapos pangalawang panganak, isa na naman, well, you have to make a hard decision to call mo siya. Okay? Now, but ilang buwan ka ulit bago manganak ang ano? 150 days yung tagal na pagbubuntis niya. 150 days? Yes, yes. Yung mga 6 months? Tama? 5 months. 5 times 30. 5 months. Bali, 5 months. 5 months siya. Oo. 5 months bago manganak ulit? Yes. After yung 5 months na yon, 1 month, pwede na ulit? Well, bibigyan po siya ng tinatawag na voluntary rest period na 60 to 65 days. Kasi, kung ano eh, yung rule of thumb is dalawang beses siyang maglalandi. So 60 days, 30, magandang time na yun, nakapag-rest period. Especially kung nahihirapan siya ng anak at malaki. So, ang importansya ng estrus period, di ba pag naglandi siya, Doc Jose, di po ba, Mr. Rosendo, may lalabas na para sipon. Yeah, parang mucus. Mucus. Okay? Yeah. Yun eh, maglulubricate. Kiklase niya yung dadaanan ng similia. Okay? Ngayon, na-enhance yun kung ang uterus is rested for 60 days. 45 days or 42 days, acceptable na yun. Basta dalawang beses siya naglandi. Pero kung minsan lang siya naglandi, I don't recommend. But anyway, may iba't ibang circumstances yung mga kambing. And the goat raiser must exercise his discretion kung, oh, minsan pala nagkalan dito pero ang ganda ng bulas niya, ang ganda ng pan, nasa sa kanya yun. Okay? Yung pinag-usapan natin, yung mga guidelines binigay, these are all, guidelines sa pag-aalaga. Yung ano pala, yung sore ng yung sa mouth infection or contagious time. Ano yan? Minsan lang ba yan sa isang life sa isang ano or babalik yon or paano babalik yan? Babalik at babalik. Meron ng vaccine sa ganyan. Although hindi ko alam kung ang BAI ay nagpo-produce sila. Kasi sa Saudi Arabia, yung nakikita ko mga small ruminant farms doon, yung mga Bedouin Saudis, para makatipid sila, kukunin nila ito eh. Okay? Scarify nila. Tapos, yun ang gagamitin nilang vaccine. And I found that effective. Pero, may side effects din of course. Okay? Pag nasobrahan, eh, baka magkaroon nila sila. Din, parang lumalabas niyan, parang autogenous vaccine, tama ba? Correct po. Correct po. Yun ang ginagawa nila. Especially mga Bedouins na siguro they have practiced that yung time pa ng kanilang mga forefathers. Uh-huh. Ayun. Pero ang Australia, I'm sure na meron silang pinuproduce
na may mga local suppliers na hindi ko lang alam kung magkano. Ang BIA, I'm not sure. Kasi minsan dito sa may regional office nila, nagtanong ako, walang available. Ang ORF... Ano naman ang normal na sakit o problema? Yun yung itatanong ko. Bacteria. Oo, oh, yun yung nanganak kita. Naunahan mo ako eh. So, anong normal na mga... na namuproblema ang farmer, namuproblema yung kambing natin. Anong common diseases? Ano mga... Kung meron man, ano yung mga fatal diseases naman? Okay. Sa pinaka-common disease po, o problem, metabolic problem po ng mga kambing, yung bloat. Yung lumulobo ang tiyan. Especially po... Ang tinutusok lang yun? Oh, last resort po yun, last resort. Kumisang kasi, kaya po nagkaka-bloat sila. Ang kambing nakawala sa bahay nila. Nilusob yung feed store. Tapos, nakita niya yung mga nakatanim na mga leguminous forages. Mm-hmm. Ano po? Yung trichantera, yung stylo, sun stylo, yung flamingo, kakawate, or malunggay. No. Tapos, iinom siya na marami. Yun. Maglolobo po siya. Bloat. Okay, that's a very common. Pagka ganun po, usually, may tinatawag tayong frothy. May dalawang klase po ng bloat. Gaseous bloat, frothy bloat. Yung gaseous, napakadaling, mahusay ka mag-stomach tube. Yung mga ganito ang gauge ng hose, yung mga sigat, i-stomach tube mo lang para palabasin yung hangin. Okay, may instances, yung frothy bloat, yun ay pagka nasobrang kain niya ng feeds at saka ng legumes. So natatrap po yung air sa palobo ng palobo. At doon papasok Mr. Rosendo yung pong bubutasan nila. However, Trocarencano la. Opo, Trocarencano yung tawag doon. Yes, thank you po. Sendo, alam mo, habang nagsasalita si Dean, naalala ko yung rabbit natin, hindi lang problema, bloat eh. Mm. Okay po. Mamaya po, may rupong sabihin tungkol doon sa bloat sa mga ayan, rabbits. Okay. Ninyo, ano po? Pumpo. Aabangan po natin mamaya yan, Doc. However, meron pa tayong gap 3. Dito natin yan sagutin. Okay. And po, sa pagbabalik po ng mag-agree na tayo. Nagbabalik po ang mag-agree na tayo. Kanina po, pinag-uusapan namin yung tungkol po sa mga sakit at nabigyan tuon po natin yung bloat or bloated na tinatawag dun sa ating mga alagang kambing. Doc George, ano po ulit yun? Paano po yung mga, paano ba natin masolusyonan ang sakit na bloat or pagiging bloated ng ating mga alaga? Okay. Yung pong na banggit ko yung gassy bloat saka yung frothy bloat. Mas delikado pa yung frothy bloat kasi nakatrap yung hangin eh. Palaki ng palaki po yan doon sa fluid ng rumen. Para ho bang yung plastic balloon? So, palaki ng palaki, marami po yun. Kaya lolobo yung siya ng kambing. Well, ang isa pong meron rin lang kung trocaren cannula, isa po yung ginagamit ng mga goat farmers na experienceado na. Although may downside din po yun, kasi kailangan i-fix yun eh. Okay? Para continuous na lalabas. Pero po, at kumisan, pagmumulan po yun ng pagkabulok ng sugat eh. Kasi yung trocar po eh, matalim yun eh. Okay? Pinutok na. Opo. At kung minsan po, ang rumen, nakadikit po sa body wall yan eh. Kung minsan may magli-leak out. Kasi may butas na eh. Leak out po. Instead na lalabas, yung ingesta na may hangin sa side, sa loob po papasok.
Okay? Magkakaroon, so, ganyan magkakaroon po, na din ng peritonitis. Peritonitis. Ano? Correct peritonitis. Po. Oo. Kaya po, ang ina-advise ko at isa sa mga team pag-train namin ay yung pong stomach tube. Ano po? Paso na ganun. Tapos po, yung penicillin streptomycin, antibiotics po, mga 5 to 10 ml. Papasok po sa loob. Ang purpose po nun ay para patayin yung ibang mga protein-producing bacteria. Okay? Kung wala naman pong antibiotics, ito po, subok na namin ito. Kahit po sa media ito, pwede ko po sabihin, ang isa pong ginagamit, yun po kasing coloxilin, yun po ay i-coat niya yung parte ng rumen na pinagmumula ng gas. Kaya titigil po. Kasi mahirap pong hanapin yun eh. So, isa pong pwedeng magamit ninyo is cooking oil plus powder, detergent powder. Detergent powder? Isang kutsara. Isang kutsarita. Okay, lagay po sa wan, kulugin. Okay, at unti-unti pong painumin. Yun po ay kukontrol niya yung rapid growth ng mga protein-producing bacteria. Okay. Ulit nga, Dean, ganong karami yung cooking oil and then ganong karami yung powder detergent? Okay. Ito pong gagamitin ko sample. Ano po? Okay. Okay. Yung cooking oil po, ilang M? This is 1 liter po yata ito. 1 liter. 1 liter. Kalahati po nito would be cooking oil. 100 na po. Okay. Now, kahit 500 ml po, I mean, punuin po nyo ulit, lagyan ng isang kutsaritang detergent. Huwag po yung Ariel. Medyo mataas yun. Makapuputi sa loob eh. Sige. Ako, marami na tayong babayarang advertisers dito. Sige kung ganyan. Tapos, yun po talagang shake to doon na na-dissolve yung powder. Tapos, unti-unti po, huwag pong biglaan. Baka pumasok po sa kanyang lungs. Yun po pwede niyong makuha. Imbis na trocaran cannula, at kung wala po rin lang po yung trocaran cannula. Kasi po sa trocaran cannula, ang dami pong na-handle ko na cases na gano'n. Kaka-peritonitis. At umisan po, dahil patuloy pa po lalabas yung pan eh. Yung frot. Even on the second day. Diyan naman po maglalanding yung mga banga, ang tawag doon, yung butterflies. Yung bangaw po ang tawag natin doon sa malalaking bangaw. Nakulay green ang mata. Doon po mangingitlog. So, maiwasan po yun. Although, kung yun pa rin ang preference mo, kailan i-shave muna yung side. Yung pinakamataas na point ng rumen, doon mo itusok. Katapos, kung meron ka rin lang pantahi, tahiin mo. Para to be sure. Kasi baka ang worry ko sa trochal cannula, ang dami po nagkaka-peritonitis, pagka in-slaughter sila, pagka magaling na, tuyo na yung sugat sa labas, kasi makita mo ang daming nana, I mean, yung abscess, sorry, sa loob. Yun ang maliliit pong mga abscess. At yun po ay dahil sa peritonitis. Doc, okay? Yung mga yan, ano, mismanagement, no? Ha? Mismanagement po, yan, usually. Oo. Paano kasi, ano, ang mga housing ng ating mga goat, paano ba natin silang mapapanatiling safe? Paano ba yan? As I've said earlier, sa first episode natin yata, ang kambing ay masyadong susceptible sa ulan. Opo, sensitive sa lamig. Po. Kaya ang nangyayari dyan, lagi silang nagkaka-pneumonia, tapos papasukan pa ng worm infestation, yung mga blood-sucking worms, yung tinatawag natin barber's pole worms. Merong isang magandang paraan para ma-detect yung bulate, kung anong klaseng bulate ang umatake sa kambing. Narinig niyo na ho ba yung tinatawag nilang pamatsa? Pamatsa.
Famacha Char. Okay. I-google ko ninyo yan mamaya. F-A-M-A-C-H-A. Famacha. Okay. Isa po yung chart na color chart po na nandoon po papakita sa inyo kung anemic na yung kambing sa mata. Yung pong kanilang conjunctiva. Normally po, ang healthy na kambing, reddish pinkies po yung kanyang conjunctiva. Pero pagka worm infested po yung tinatawag nating barber's pole o yung hemuncus contortus, po siya. Putlang-putla sa rito. Tsaka dito po. Yun po ay very fun, very useful tool ng isang goat raiser as well as sheep raiser. Pag nakita po, merong halimbawa dito, may color chart po. Anemic, semi-anemic, not anemic, etc. May kanya-kanya pong color indicator yan. So, titingnan mo, ikukumpara mo yung mata, yung conjunctiva ng mata, ng gambing, pag maputla na, ibig sabihin, marami siyang blood-sucking worms. At dun mo, at yun ay napapanahon na dapat purgahin sila. Okay? Bill, may tatanong lang ako, no? Na binanggit ni Amy about doon sa mga kulungan, ano? Paki-elaborate lang yung tungkol sa mga, yung housing niya ba? At the same time, pwede bang pagsamahin ang sheep and goat? At saka anong pagkakaiba ng karakteristik ng sheep, ng goat, o pareho lang yan? At saka sa presyo, generally speaking, paano ang sistema? Alright. To start with, ang goat po ay grazer. Browser. Ibig sabihin, prepare niya yung tatayo siya, mag-aabot ng mga overhanging leaves. Okay? Uh-huh. Of course, nag-graze din siya pag wala siyang choice. But basically, umaakyat din sa mga puno. Yung isang client ko sa Busuanga noon, yung mga kambing niya, dahil ang mga puno po doon sa isla ng Busuanga, sa Coron, sorry. Yes, sa Coron po. Yung mga matataba, kayang akyatin. Kita mo pagka mainit, ando doon sila. Nanginginain. Kalimutan ko na lang kung pangalan ng puno na edible naman sa kanila. Yung sheep naman po, paano? Yung kung compare sa dalawa? Ang sheep po ay grazer. Yung to say, damo. Kaso, prepared nila pag mag-graze sa matataas na lugar. Okay, yung pong main difference nila. Cost-wise, well, dito sa Pilipinas po, mas mahal yung karni ng tupa para sa goat. Kasi po, kumbaga, high class. Tawag dito? Lamb chops. Ito. High class. Po, sa mga kuan, selected high-end restaurants sa hotel, okay? Yung nga akong isang sheep farmer dito sa may Magalang, ang kumuha sa mga sheep niya, panpo siya, Iranian. Kasi meron siyang restaurant sa Angeles City at yun ang sineserve niya na meat. Goat, dinilaga ano. Goat, mabiling-mabili po ito sa mga alam dito, Indians. Okay? Sa mga Australiano. Prefer po nila yung goat's meat. Right? Although, very few po yung nag-engage sa sheep raising kasi lagi nila sinasabi, limited ang market, hindi ko gaya ng kambing. Doc, right? Pero alin ang madaling alagaan po dyan? Ang sheep or ang goat? At saka alin ang mas mabilis ang feed conversion? Okay. Ang sheep po, mas mabilis at mabilis tumangkad, tumaba. Mas madaling alagaan, less susceptible sa disease. Ang kwa lang sa sheep is parasites, external and internal parasites. Pero yung ibang sakit, kagaya ng bloat, very rare. Sa kambing naman po, ayan, pneumonia, coccidiosis, yung mga nagtatay na ng dugo. Napakahina sa lamig at saka sa tubig po.
yung depression yung, ano pala, yung mga housing, di ba? Housing. Kasi maraming farm na piggery ngayon, wala nang hindi nag-aalaga dahil takot sa ASF. So, yung mga bahay pa ng baboy, kasi concrete yun, ha? Pwede po ba? Pwede bang, ano? Pwede bang i-convert sa, ano lang, sa goat? Well, for containment purposes, yes. Kaso, ang, kung ko lang po, ang, tawag dito, ang kung ko lang po sa mga pig houses, konkreto eh. And it can affect po yung hoof ng mga kambing as well as tupa. Okay? Yun pong isang kwangko. Meron pong isang pig farmer dito sa may Pampanga, sa may parting Bacolor na na-ASF yung mga baboy niya. Kaya ang dami niyang kambing at tupa na nasa galaan. Pinasok niya doon pagkatagulan. Isang complaint niya is, Doc, ang daming problema. Lame na na kambing ko at tupa, sabi niya. So, isa po yan. And then, ventilation-wise, di ba? Of course, ventilation nila eh, overhead. Opo. Yung kambing po, prepare nila yung ventilation, yung panahangin na through and through sa side nila. Kaya ho, ang mga, may makangin. Kaya ho, yung housing na kailangan sa mga yan, dapat magsi-circulate, properly ventilated. Otherwise, ang problema mo dyan, lalo pag tayo nila direktong nahuhulog sa silong at nagpo-produce ng umonya, that can lead to a lot of cases ng pneumonia. Sa piggery, well, I don't know kung anong klaseng piggery po yung piggery pens yung sinasabi ninyo. At saka kuhan, simento, hihiga sila, eh, it may lead to skin problems, or again, it may lead to especially sa yung Clostridium, yung E. coli po ng bako, ng baboy, and tagal po tumitigil, nagre-reside yan sa concrete flooring, and that the goats, especially the young ones, can pick that up. Okay. Ang isa pong ginawa nung sinabi kong kwan sa Bacolor, eh, inayos po niya. Nilagyan niya ng mga siwang ba para makapasok yung... Sige nga, Doc. Ano ba yung dapat? Kasi sabi mo, hindi pwede yung concrete, matakasakit, tapos yung sa ventilation. Ano yung tamang design para sa ating alagang kambing? Inayos ko kanina yung housing requirement. Space requirement, di ba? Right. Now, yun po on a per head basis yung po magiging basihan mo. 10 to 18 square meters. Okay? It should be elevated. How high? From the ground. Okay? As long as na makakadaan po sa ilalim yung kambing o yung tupa, that would be okay. Flooring, slatted bamboo will be okay. This is for backyard goat farm. Ano po? Yung kanyang sidings, pwedeng mga outlumber para lang huwag makapasok. Then yung bubungan, it could be para sturdy. Yung used GI sheets o GI ropes na mabibili mo sa mga dealer. It doesn't need to be very expensive, especially kung nasa learning the ropes stage ka pa lang, beginner ka. So yun ang mga use indigenous material. Yung iba, ginagamit nilang pang poste yung bayog na kawayan. Or yung iba naman, gagawin sila ng concrete post. At saka yun ang gagawin nilang pang poste o panghaligi. Okay? Hold a second. Or pwede rin papag. Are you aware kayo kung ano yung papag, no? Yes, yes. Yung wooden flatbed. Yes. Na pwede kang magpagawa doon. Okay? Tapos, doon merong akyatan yung mga kambing. At doon sila. However,
ang sistema ganyan, usually, buong herd na andun, halimbawa dalawang po yung kambing mo, andun doon sila lahat. It is important to segregate, to have segregated housing para sa mga young stock, yung mga anak. Okay? Meron din dapat na separate na housing na area, containment area, para sa mga buntis, which can also serve as kidding or, yes, kidding pen, papaanakan. Okay? Now, below the papag, pwede kang magpagawa ng feeding trough, okay? Which is about, ang requirement per goat basis is I think 10 to 18 inches, linear inches, okay? At ang depth nito is about 1 foot, one or I would say mga 15 inches high. Doon mo ilalagay yung pakain nila. Separate yung lalagyan ng pakain na damo, separate yung lalagyan na concentrates. At saka pati yung mga forages na talagang adaptable, yung kasi mga forages na binigay ng USAID sa NDA last time, hindi ganun tumubo eh. Yung mulato, of course, yung different species ng brassia grass, pero yung magaling ng US, hindi tumubo. Alfalfa, hindi magandang tubo dito sa atin. Napier. Napier is okay. Yung mga forage grasses, napier, guinea grass, mulato, yan, importante yung magandang pa niyan. Madre de Agua ba yun? Okay. Ayun, Tricantera, Madre de Agua. Yeah. Okay. Now, always remember po sa na ating ipaalam sa mga backyard raisers, they can save a lot of money for concentrate feeds by feeding them forage legumes. Tricantera, kawate, katuray, yung mga leaves nila, yung ano pa ba? Mulberry trees. Mulberry trees, mulberry leaves, yun po. So, yan po yung mga pwedeng kainin. Napier, it's very good. Although napier, one, feed it to the goats. Dapat ang napier, it's not beyond 75 days old from planting. Preferable is 40, 50, 60 days old. Kasi titigas po siya, tama po ba? Masyadong pag nag-harvest ka, matigas, hindi rin gusto ng kambing. Hindi kakainin ng kambing. At saka kuminsan, pagka sila ay desperate na, walang mapagkuna ng pagkain, hindi sila naisosogan, ipapastol. Pag titsagaan nila yun, that would affect yung kanilang dental one. Ngipin ang kambing. Yun po. Kaya sinabi kanina na isang pwedeng magawang source ng forages, dito sa Pampanga, sa Magalang, yung mga tricycle driver, kumisang ginagawa po nila sa sideline, sila po nagkukumpay sa roadside. Mm-hmm. Yung roadside sa mga highways, ang dami pong pwedeng pakinabangan eh. In fact po, isa yan sa pinroad namin sa campaign namin sa aming extension work na gano'n ang kunin nila. Nalilinis yung roadside, pinakikinabangan nila. Okay. So, isa pong magandang kwan yun. Of course, importante dito yung forage garden, forage plantation. Okay? Ginagawa naman pong ng iba na sa tingin ko po, hindi maganda. Pag nag-harvest po ng corn, kahit natuyon-tuyon na, kinukuha nila, pinapakain sa kambing. Usually po, naglilid ito sa rumen compaction. Hindi na nila ma-digest maigi. Okay? So, dapat po fresh. Dapat. At ayan to. Ang dami na naman namin natutunan sa'yo. Kulang na naman yung oras namin. Pero maganda na na-discuss po natin yung pag-breed, yung kung gaano kadami mga anak, tapos pati yung tamang bahay para sa ating ano. Kasendo, parang mali yata yung bahay nung sa'yo. Medyo, pwede mo pang remedyohan. Hindi, elevated naman.
elevated. Dahil yung bamboo, walang bamboo doon. Yung quarantine nasa, no? Nasa concrete pala. Nasa concrete, oo, yan. So, Kwan, Miss Ami. Yes, ma'am. Kwan, yung pinadala ko kay Kwan, kung may kopya ka, makikita niyo yung mga different, talagang very low cost housing ito. Ito nga sa, may parting Cambodia eh. Gumawa siya yung papag na pinawinelding nila. Opo. Tapos nilagyan nila ng flooring. Yung nabibili sa mga sa Wilcon na plastic. Parang plastic matting. Pinatong nila. Tapos nag-occupy yung housing area na yun, ang size ng housing area niya ngayon is about 200 square meter. Binakuran niya yun ng bayog. Okay. Bayog. Yun ang po yung ginawa nila. Yun ang housing niya. Tapos bubungan, yero. Iisip ko ah, hindi naman po talaga malaki ang gastos dito sa mga goat eh. Kung iisipin na, yung tamang kaalaman lang talaga. Para po makapagpa. Importante, yes. So, yes. Importante. Para po makapagpa. Importante, naka-elevate siya. Tama po. Ayan. Kulang po ang oras namin para sa araw na ito. Pero, huwag po kayo mag-alala dahil meron po kaming part 3. Doon naman, pag-uusapan po natin marketing. Paano natin ibebenta ang ating mga alagang kambing. Yan po. Doc, maraming salamat po. Doc George Villamil. Doc Sophie Casento. Paalam na po muna tayo. Okay. So, ganito na lang po. Magbabalik po kami sa susunod na araw. Ito po ang mag-agree na tayo. Mag-agree tayo.